maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Boy. Ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, ang kasama po natin ay ang chairman ng Sinagasamahan ng Industriya ng Agrikultura at ang ating engineer, si Engineer Rosendo. So, hello po, Kasendo! Ka Amy! Kamusta? Okay man, sir. Natapos na yung tag-ulan, ha? Yung sunod-sunod na ulan at mabagyo. Ngayon, medyo tirik na naman ang araw. Yeah, oo. Hopefully, ano, sana continuous yung araw kasi tag-ani na. Yes. No, mag-aani na yung mga na ba dyan sa inyo? Oo. Mag-start na yan by ano, end of the month. Dito sa amin meron na. Itong end of September, ano, talagang peak na lang ani up to October, November yan. So, we hope na ano, ganun-ganun lang yung ano, yung palahon. Para yung magandang gabi, umuulan, umaga, may araw. May yun, araw. Maganda yung mga tanim eh. Yan, gustong-gusto nila yon. Oo, oh, and dapat ano, dapat priority natin yung local ano, produce talaga and kinakampaign natin yung ano eh, eat local, di ba? Eat local, yan. Tama, yan. Eat local. Sa dami ng farmers natin dito at sa lawak ng lupa natin, eh, pwede talaga natin suportahan yung pangangailangan ng ating mga kababayan na kumain. Nagawa dito, galing dito, di ba, sir? Yeah. And Emmy, di ba? Ano bang natin ngayon na anong klase combine ba? Anong yes. Culture ang iano natin ngayon? Oh, sir, medyo malungkot tayo dito sa poultry saka sa iba pang ano, pero mag-introduce tayo, aquaculture naman tayo. Yeah. Oh, so aquaculture. So ano ito, bangus tsaka anong combination ng bangus? Yes, sir, isipin mo pwede pala 'yon. Ah, bangus saka vanami. Oo nga eh. Ngayon ko lang na ano rin eh. Na rinig, no? Na pwede palang combine yung dalawa, no? And itong guest natin mukhang masaya kasi matagal na yata sa business ng ano eh. Vanami tsaka bangus. Opo. Sir, kaya mamaya abangan niya ng ating mga kababayan. Ang tawag daw dito ay polyculture. Yan, polyculture. Dalawang species na pinagsama na pwede pong manahan at pwede nating buhaan na magandang kita. Kung na malungkot ka dun sa isa, pwede pa dun sa isa. Meron ka pang backup, di ba? So yan, magandang opportunity ito para sa ating mga kababayan. Kaya abangan nyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasendo, ang ipapakilala ko sa iyo ay galing pong Lingayen, Pangasinan. Siya po ay 58 years old at 15 years na po sa aquaculture business. Makakasama po natin si Sir Joseph Aviles. Hello po! Hello, Joseph! Who's si Sir Joseph? Oh, okay lang siya. Pangasinan, no? Iba yung salita niyo, no, Kasen? Ah, dito sa Eastern Park, Ilocano, dun sa Ilocano. Kanila... Pangasinanse. Pangasinan. Sir, sabihin mo nga yung Agree Ako Dyan ng Pangasinanse. May iba bang translation yun? Ma'am, agree ako ng Pangasinan. Ang galing. Ayan, bali sir, pag-usapan natin aquaculture business for 15 years. Sa inyo po ay polyculture, tama ba? Oo po ma'am, polyculture, dalawa, bangus at saka banami. Bangus sa kabanami. Bakit po bangus sa kabanami? Ang alam ko kasi, sir, pagka polyculture, usually tilapia sa kabanami.
sa inyo, bangus sa kabanami? Kasi yung bangus, pan namin, yun ang dati naming inaalagaan, ma'am, mula pan na. Pero nung dumating na yung banami, pinaghalo ko yung banami at saka bangus. Pero ang inuuna kong nilalagay, bangus muna, a week, isang linggo lang, tapos maglalagay uli ako ng banami. Saka pan na yun, ma'am, diri-diritso na yun hanggang harbisan na. Isang linggo lang yung pagitan. Isang linggo lang ho, ma'am. Gawa ng yung banami, maliliit lang kasi yun, ma'am. Tapos yung bangus, malalaki na yung bangus. Kaya ang inuuna ko, kun ma'am, yung banami, tapos bangus ang kun ma'am. Isang linggo lang ho. Ah, okay. Kasi may napanood akong video, inuuna nila bangus. Tapos 1 month after banami, kasi isang buwan daw ang... Yung ang bangus 4 months, ang banami naman 3 months bago anihin. Yes, ma'am. Pero sa inyo, baliktad. Ang kwan namin, baliktad ho, ma'am. Ang kwan namin kasi, ma'am, yung bangus, ang kwan ko lang, ma'am, kahit na hindi pa masyado kuhan, mga 5 piraso isang kilo, i-harvest ko na yon. Pero yung banay, iiwanan ko, ma'am, alagaan ko lang 2 linggo, ganun, ma'am. So Manong Joseph, yung ano, yung bangus 5 isang kilo, mga ilang buwan yun? 3 buwan, 4 na buwan? Hindi, sir. Kasi yung banami, 2 buwan, pwede na, sir, 2 buwan lang po yun, sir. Ah, ganun kabilis, ha? So, pare, pag-harvest ko na ng bangus, 2 linggo, katapos ng harvest ng bangus, 2 linggo, susunod na yung banami, sir. So, brackish din yung tubig dyan, no? Doon sa area, brackish. Dito sa amin kasi, sir, ma'am, ngayong panahon, maganda yung bandang bangus at saka banami. Pero pag March, April, May, yun na, medyo maala na yung buwan. Talagang kailangan maalaga mo ng alas dos. Hating gabi, nandun ka na sa palaisdan, gawa na minsan, maglulutangan. Kaya pawalan ng paalisan yung tubig, patubigan, ganun lang ang ginagawa namin, ma'am, sir, sa bangus at saka banami. Sir, curious ako kasi sa akin ngayon ko lang nadinig yan, pinagsama yung bangus saka yung banami. Banami is ito yung mga hipon na puti, tama? Opo. Hindi ba sila nagkakaroon ng ano, kainan dito? Kakainin yung hipon yung bangus, hindi ba ganon? Hindi ho, ma'am. Hindi ho, ma'am. Yung bangus, hindi kumakain ng banami ho yung ma'am. Yung banami po, hindi naman din sila nagkakaroon ng ano sa bangus. Hindi ho. Oh, ang galing. Paano po ang preparation natin yan, sir? Limbawa, tayo magsisimula ng polyculture. Paano po ang ginagawa natin? Ang ginagawa ko, ma'am, lilinisan ko yung walang buwan, lalasunin ko ng tisid. Kasi yung tisid, hindi yung sumisira ng buwan ba, putik ng palaisdaan. Kaya yun ang nilalagay namin, kahit buwan yun, ang papatayin lang nung ma'am, yung may dugo na isda. Pero yung mga walang dugo, tulad ng hipon, hindi papatayin ng buwan yung tisid. Yun ang ginagawa namin, madam, lilinisin ko yun bago kami maglalagay ng bangus sa banami para malinis, walang mortality na marami. Yun talaga ang practice ko na ginagawa mula noon na, sir, ma'am. Sir, ano yung tisid? Yun, lason ng mga isda yun para yung mga isda doon, ma'am, na maliliit. Kasi sila minsan yung mga anong tawag nila doon? Kasi ang tawag nila dito sa amin, kitar, saka yung kumba, yung maliliit na kung kumakain ng banami yun na maliliit din. Bagong lagay, pag nilagay mo yun, ma'am, ando na sila, talagang kakainin nila yung banami. Kaya kailangan malilinis yun, mawawala yun, ma'am, para hindi marami ang mortality. Oh, nilalason. Tapos, sir, sabihin, ano ba yung requirement po para po sa ating pan? Ma'am, yun lang. Tapos, abono, ma'am. Naglalagay din ako ng fertilizer. Pagkatapos noon, a week, mga
2 weeks ganun. I-prepare ko na 'yon, patubigan, lalagyan ko ng tubig. Tapos pakakawalang lalagyan ko ng tubig, pakakawalan ko rin yung tubig na nilagay ko mampara. Malinis, wala yun, wala na yung epekto ng fertilizer at saka yung mga kuhan. Anong gamit niyo? 1620 manong o urea? Conserve urea saka triple 14. Ah, triple 14. Pwede rin ang 1620, sir. Okay. Nagalagay ka din, sir, ng mga lablab. Oh, yun ang lumot, ma'am. Yung ang mangyayaring lablab, ma'am, yung abuno, pag nilagyan mo ng abuno. So yun na yung pagiging ano nila, pagkain nila. Hindi naman, ma'am. Hindi naman. Sabangus ho yun, ma'am. Sabangus ho yun, ma'am. Pero sa banam, yung pits ng tati, mula free starter ako. Bago nilagay ng banam, tulad ngayon, parang sa umaga, naglagay ko ng umaga, hapon magpapakain na ako. Kinabukasan, pakain ulit. Hapon, pakain ulit. Yun na ang ginagawa ko. Kaya, pag inabot ka ng 2 months, ayos na, ay harvest mo na yun. Pero pag hindi mo magawa yon, medyo madidilirin ang laki nila. At manong yung feeds, di yung sinker ang gamit niya, yung buwa baba, or yung float nakalutang. Yung pun, sir, kasi kakainin din yung floating, pero mostly ang pinapakain ko doon sa banan namin na maliliit, yung sinker, sir. Ano ang main crop mo ba dito? Yung bangus o yung banami? Ang main crop ko dito, ma'am, yung banami talaga. Kasi pero nagsimula kita, kang bangus. Oo, may laman na bangus. Kasi tulad ko nakuha yung mga bangus, parang kuha lang mamba. Kasi hindi mo maibigay yung 1 kilo ng bangus sa mga tao. Gawa ng 300 yung bangus, pwede maibigay, magbintakuan. Pero ang main crop talaga noon, yung banami. Ang banami, high value crop eh. Kaya ako high value, oo. Mas maganda ang kita doon. Saan ka kumukuha ng similya ng banami? Labrador ho. Ah, Labrador. So meron doon? Sa pit mix. Sir. Okay. Yung sa ano, yung sa bangos? Sa Ilocos, sir. Ah, Ilocos pa? Oo, Ilocos. Dito sa area ng Swan, wala na tayong produce ng ano, fingerlings ng ano, ng itong bangos? Mayroon din, sir, pero ako na yung nagpapalaki ng hanggang fingerlings, sir. Yung mga fry ang nilalagay ko. So fry galing pang Ilocos pala. Oo, galing na Ilocos siya. Okay. Sir, di ba pagka ikaw ay yan ang pag-usapan natin mga fry, no? Yung mga banami din ay binibili mo, paano paglagay natin ito sa ano, yung stacking na tinatawag sa pond? Sa 1 hectare, ma'am, naglalagay ako ng 100,000, ma'am. 100,000? Uy! Ang dami nun. Magkano po mabilihan ng ano ng fry ng 100 yung fry ano? Ng banami, ma'am, 24,000 ang 100. 100 fry 100k. Ah. 100,000. 100,000 is 24,000. Oh. Malaki. So anong ilang percent ang ano naiiwan, more or less? Sir, parang 70% ganun, sir. 70%, maganda rin ang ano, ha? Maganda yung rate pa rin. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pag malinis yung palisdaan, sir, yung talagang pag-umpisa mo malinis, talagang maganda ang kakalabasan, sir. Every time ba naglilinis kayo, naglalagay kayo ng lime? Liming? Ay, hindi ako naglalagay ng lime kasi gawa ng kung pa naman, hindi pa naman malambot yung putik ko, sir. Hindi pa ako naglalagay ng lime mula ko, sir. Maganda yung kwan, sir, eh. Maganda yung putik namin. Okay. Nakikita ko po kasi, di ba, yung ating mga banami, eh, merong mga galamay yan. So, sa inyo, yes, pang pand, eh, merong mga net. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yun ang importante sa amin, ma'am. Yung net. Eh, para sir, hindi na ba kasi nila maaakyat yun? Ay, hindi, ma'am. Hindi ho. Hindi ho, ma'am. Ang ginagawa ko, ma'am, pagdating lang ko, nasa net yun, ma'am, lagay ko sa net. Para alam ko kung gaano karami yung nabuhay doon sa
nilagay ko kasi makikita ko yung ma'am na nag-iikot-ikot sila. Tuwing umaga, tinitignan ko hapon bago ako magpakain kasi naghihintay din sila eh. Naghihintay sila ng pagkain nila, ma'am. Ah, ito yung feeding tray. Hindi naman. Hindi na ako naglalagay ng feeding tray. Pero minsan, pagka malaki na yun, ma'am, maglalagay ako ng net, ilalagay ko doon sa pan, maglalagay ko ng hapon, kinabukasan, kung may natira o wala, para alam ko rin pag malaki na yun, ma'am. Pero pag maliliit pa, ma'am, doon na direkta na sa kuhan pan. Manong, ilan feeding, ano mo? Ilan times ka nag-feeding? Every day, sir. Every day, twice araw, a day. Ilan beses? Two times a day. Two times a day. Pag maliit ba sila, ano? Pag maliit pa, two times a day rin? O mas maraming beses? Yes, sir. Two times a day rin. Tapos po, sa inyong pa-feeding, sir, ilang tao ba ang kailangan dito pagka nag-feed tayo? Akin, ma'am. Dalawa lang kami, ma'am. Sir, dalawa kami lang nang nagkuhan. Yung kasama ko, saka ako lang, ma'am. Tapos may, paano ang feeding time nyo? Anong oras po usually dapat nagpa-feed? Maaga, ma'am. Tapos 5 o'clock, sama nami. 1 na yun, ma'am. Pero sa bangus, ma'am, may feeding tree ako, ma'am, sa bangus. Yung lagayan lang ng flutter, kaya feeds. Kasi yung bangos, andun na yun, kumakain na, steady na yun. Kakain na, parang kwan pa. Pero yung bana, may para magpapakain ako ng maga. Tapos, kasi mostly, ang bana, paggabi active sila. Oo. Di ba parang mahirap? Meron kang bangos saka bana, o halos pareho lang yung pag-aalaga na kailangan? Parehas lang ho, ma'am. Pero yung bangos, maglalagay lang ako itong sa feeding na kwan ko, ma'am. Diretso na yon. Pag naubos nila yon, tama na ho yung ma'am. Kinabukasan uli. Tapos po, yung mga fence kasendo, kasi may nakita ko, nakausap natin last time, sa fish pond, ang ginamit nila tarpaulin dun sa fence para daw po hindi maakyat. Sa inyo, ano po ang gamit nyo? Net ba? Saka may nakakalabas mong mga hipon, mga tuwatan, may mga jumping shrimp na tinatawag. Wala, may pilapil ho, ma'am, may pilapil. Yung parang diki niya sa kun, ma'am. Sige. Walang net, ma'am, pero yung anong tawag nila doon sa kun, yung pirisa, yung kanal, palyasan, sa aming Pangasin, palyasan ang tawag namin. Yun, nilalagyan ko ng net, yun, ma'am, yung pinanggagalingan ng tubig. May nakakapasok bang other class, ibang klaseng isda doon sa pan or wala naman? Wala, sir, kasi may dalawa akong net, sir. Yung medyo kwan at saka yung kumbang mosquito na net. Mosquito net. Oo, yung mosquito net, ma'am. Yun ang kwan ko, ma'am. Yun ang nakalagay talaga, nakaharang. Kaya walang ibang laman ng balaisdaan, kundi bangus lang at saka banami. Sir, parang yung banami ginagamit nyo for the oxygen ng bangus. Tama yung science natin. Water pump, ma'am. Water pump. Pag walang tubig na makukuha, kasi sometimes pagka sa buwan na ng March, medyo konti na yung tubig. Kung lang, ma'am, pakawalan ng tubig, tapos pag high tide, saka ako pa magpapandar ng makina para magka-oxygen lang dadaloy ang tubig, ma'am. Ano yung salinity ng tubig? Hindi critical? Hindi naman. Yun, sir. Mayroon. Talaga yung salinity ng tubig, yun yung alat ang problema pagkakuan na sa Mars. Pero pag ganitong panahon, buwan, sir, walang problema. Ano po ang required na lalim ng tubig para po sa ating pan? 1 meter, ma'am. 1 meter. Mas maigi pag tataas pa ng kaunti sa 1 meter. Inisip ko, bangus, saka banami, may mga sakit po ba na na-encounter tayo dito? Mayroon din, ma'am. Kung sobra rin ang pagkain nila, siyempre, yung tira, parang mapapanis ba? Mapapanis. Yun, kailangan ang magiging janitor doon, yung bangus eh. Ayun ang nag-uubos. So, ilang percent ang sa, kunyari, sa 100,000 na banami, ilan ang bangus? Ilan ang fingerlings naman ng bangus? Ngayon, sir, ang nilagay ko lang, 3,007 yung bangus. Ah, pang-alala. Tapos,
100,000 na banami. Kasi sa banami, yun ang kwan ko sir, yun ang talagang doon ang malaki ang profit ng banami. Kikitain sa banami, is sa bangon sir. Ang banami, ano, saan ang market mo ngayon? May naghahakot sa Tagupan po sir. Sa Tagupan? Sa Tagupan sir. Ah, oo. Eh pero palagi na ubusan yung Tagupan eh. Ngayon sir, maraming banami ngayon sir. Angin marami ngayon. Oo sir. So, ang harvest mo is ano, ilan days sa harvesting? Sir, mga kwan lang man sir. 80 days yung banami. Pero yung bangus, 20, 60 days pwede na kasi gawa ng malalaki na rin yung banami. Mag-crowded na rin yung magka-crowded ba? Doon manggagaling yung kwan, yung minsan magpo-polluted yung palaisdahan. Kaya inuuna kong hinaharvest yung bangus, sir. Yung banami, ibig sabihin eh, kunyari, sa doon sa length ng alaga nyo, eh, ilan days? Mga 3 days, 4-5 days sa kinukuha nyo o sabay-sabay lahat hinaharvest na? Hindi, sir. Ang inuuna kong hinaharvest bangus. Tapos yeah, susunod na yung banami. Kumpirmi sa presyo, sir. All in and all out ba yan? Ibig sabihin, isang araw, inuubos mo na lahat? O hindi naman? Hindi, sir. Hindi. Hindi, sir. Kung may sasama doon sa bangos na banami, isasama ko na yun, sir. Kasi minsan, doon manggagaling yung kwan din eh, mamamatay. Yung pagkwan, may natira, yun na talaga. Pero ang net kasi, na yung ginagamit namin net, sir, lumalabas yung banami. Habang hinihila yung net, yung banami, naglalabasan yan, maluwang malaki para sa bangus. Butas. Opo. Malaki ang butas, yun. So, anong advantage ng naka-polyculture kayo? Ang kwan ng polyculture naman, ma'am, ang kagandahan, ma'am, dalawang kwan, dalawang pagkikitaan, bangus, saka yung kwan, banami. Mm-mm. Yung bangus, okay rin talaga, maganda rin. Pero mas maganda talaga yung banami, malaki ang kita doon sa banami. Kanina tinanong na ni Gasendo yung pag-harvest ng bangus. Paano naman mag-harvest ng banami? Meron kaming nilalagay na ang tawag nila dito sa amin, yung bubo eh. Yung net na nakaunat na ganyan, tapos may mga butas yan. Pag nakapasok, hindi makakalabas. Tapos doon sa dulo ng point ng water pump, mayroon akong nilalagay din na net doon. Tapos madali lang ang harvest ng banami. Lalagay ko doon, pandarin ko lang yung makina. Andiyan na, nag-ukon na sila, pasok. Ang ginagawa lang namin doon, nag-ukon lang ba, nag-aalis ng kwan, tapos ilalagay namin sa kwan na. Malinis na lahat yun. Madali lang. Ano inaabot na laki ng inyong, ng inyong banami? 10 to 12 o 15? Gano'ng kalaki? Minsan, 25, gano'ng 20. Ay? 25 pesos. Sa isang kilo, more or less, ilang pieces? On yun, sir, abot kami ng 50s, ganun. Kailan ang magandang panahon para maggawa po ng inyong polyculture? Kailan maganda? Itong panahon na ito, ma'am. Itong panahon na ito. Ito. Pagpasok ng August, para harvest na ng October, September? Yes, ma'am. Pero mula June, pag pumatak na yung ulan, iba na yung laki, mabilis lumaki ang banami at saka bangus. Oh. Sa isang taon, sir, ilang beses kayo maglagay? Ilang beses ang ano nyo? Abot kami ng mga 4, ganun. Ah? Uy, maganda kita dyan. Kada harvest, magkano po ang bentahan? Ayan, kasi natatanong ko, magkano po yung bentahan ng banami? Kasi kayo pa siya nagsasabi na maganda yung kita sa banami. 220 kapon, ma'am. Maraming banami. Oo, 220. Doon, isang kilo. Doon dapat, ma'am, 300 plus na yun. Oh, ilang kilo po na harvest nyo kahapon? 26 na cooler. Ilan ba ang sa isang cooler? 30 kilos, ma'am. Oh, 30 kilo sa 26 kasendo, tapos 220, magkano na yun? Ayan! Ako, ang sarap niyan! Kahit yan, walang yan eh. Ang tawag dun kasendo, yan, walang sa init. Alabos! Opo, yun! Masarap yun!
Sir, mamaya po, puputuloy ko muna ang ating usapan, pero tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ha. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Okay po. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Sir, napag-uusapan natin yung harvest. Eh, gaano po ba katagal ang harvest time po ninyo? Ilang buwan na tayo umaani? Ang bangus, dalawang buwan lang. Tapos yung banami, abot ng dalawang kalahati. Dalawang kalahati? Oo, yes ma'am. Kasi, kung ma'am, pag itinanggal ko na yung bangus, saka kwan, doon din maganda ang kwan ng mga banami. Kasi sila na lang yung natira doon sa palestaan. Solo na nila. Tapos, hindi pala stable ang presyuhan po ng ating banami? Ma'am, ang kwan talaga yung presyo lang ng presyo lang ang kwan namin hinahabol. Kung maganda, eh harvest na. Mm-hmm. Ano yan sir? Ano yung pinakamababang presyo saka pinakamataas na presyo sa 15 years na inyong pag-aqua business? 300,000, ganun. Parang ganun ma'am. Okay. 300. Pag inabot ka ng mga sa Chinese New Year ma'am, mas malaki ang kwan eh. Mas malaki, mas maganda ang presyo ng banami. Eh dyan sir, sa bangus, magkano na ba ang presyoan po ng bangus? 105, tapos yung kwan, 195. Ngayon eh, magandang presyo ba yun o sakto lang? Hindi mababa maganda, yun. Hindi maganda yun. Mababa. Ah, hindi maganda yun. Sa bangus dapat ano, siguro 120. Mm-hmm. Yan, 120, ganon. Pero December na yun, parang December na sir. Yeah. Ang presyo ng ganon. Ngayon kasi ano eh, ngayon ano, yung mga farmers natin hindi pa nag-aani. Kaya wala, talaga. Mas mababa ang presyo. Ramdam na ramdam po yung gawat na tinatawag nila. Oo. Paano itong pigs natin na ginagamit ngayon, ano, malaking ano advantage nakita nyo na paggamit itong bagong feeds nyo? Yes sir, maganda ang parang dito ko nakita yung kagandahan ng ani ko sir. Saka klase ng bangus, klase ng banami, iba ang klase. Talagang masaya ka pag nagtitinda ka kahit wala, may kalaban ka dyan na nagtitinda sa tabi mo. Yung konsignasyon na pinagbibigyan ko, talagang makikita nila yung banami. Tatanungin nila sa akin kung gusto ko na yung presyo. Pag alam ko talagang maganda, hindi, sabi ko. Dahil doon sa pits na pinapakain ko, iba ang kwan nila. Iba ang kinis ng kaliskis, sir. Iba ang kinis ng kaliskis ng banami. Yung ito ba, itong tinatawag nilang kaliskis. Iba, makintab. Saka yung kulay iba. Yung sizes sir, magkaka-size ba ang ating mga banami? Maganda ang sizes ma'am, maganda ang sizes. Malalaki iba doon sa kumpara sa ibang klaseng pagkain. Iba talaga. Parang hindi na to bago sa inyo kasi 15 years ka na dito sa aquaculture business ko. Pero sabi mo nga, gumamit ka ng magandang feeds. Sabihin, ang balik niya yung magandang presyo din sa merkado. Yes ma'am, sa merkado talaga, maganda yung kwan, yung pagbibinta mo, maganda. Sa ngayon po, ano-ano ba yung mga natin? Kasi parang mayroon nakitang fry mask, tapos may starter, tapos grower. Pwede mo ba sa amin, hindi natin napag-usapan kasi ito eh, gano'ng katagal yung fry mask, tapos yung starter, yung grower. Pwede mo ba sa amin ikwento yun, sir? Kung kusa kwan ma'am, fry mask, kwan lang yan ma'am, maabot ng kwan siguro rin 3 linggo. Kasi pag naging fingerlings na, mag-free starter na ako. Mm-mm. Oo, 3 linggo. Tapos, free starter. Tapos, starter. One din ang paggamit ko rin ng free starter. Mga ganun din, 3 linggo. Kasi sa 2 buwan, pwede nang ilipat yung kwan eh. Yung fingerlings na bangos. Pagkatapos na ng starter, tapos maglalagay na ako doon sa kwan, starter, yung starter pa rin. Pag nilagay ko sa malaki. Pero pag nakaubos na ako ng 2 sako, saka one na, doon na ako dire-diretso na starter. Yung 2 sako pala na yon, yung free starter. Mm. Ganon. Fry mask,
ganun din sir, ganun din ma'am. Doon sa Baname naman? Sa Baname, paglagay ko ng Baname, tulad nga, pag naglagay ako ng umaga, hapon magpapakain ako ng free starter. Tapos kinabukasan, free starter din, saka hanggang hapon. Sa Baname kasi marami ang maipapakain ko na starter. Saka tapos mag-grower na ako. Hanggang kwan na pag malapit ng mag-harvest, sa dalawang linggo yung kwan, ikukuan ko na ng finisher eh. So, manong sa 1 hectare, ilan ng pre-starter, starter, grower, tsaka finisher nagagamit? Abot din ako ng kwan sir, abot din ako ng 100 bags na kwan, halo-halo na yon. Ang phrase starter ko, abot ako ng 2 lang eh. Opo. Sir, ang tanong ko kasi, ang first crop mo ay yung Baname. Pinapakain mo pa yung ano, bangus o yun na yun? Ano yung pinapakain mo sa Baname, yun na rin pinapakain mo sa bangus? Pero ang bangus, ang nilalagay ko, hindi ako nag-phrase starter sa bangus. Pero pag sa lupan kasi, pag nilagay ko sa kwan ma'am, nilagay ko sa yung fry, fry mas muna. Apo. Ang pinapakain ko. Tapos pagkain ko na, pagkatapos ng fry mas, mag-free starter na ako. Tapos mag-starter ako, pero pwede nang ilipat yun ma'am. Ililipat ko na sa malaking fish pan. Yung bangus mo, ililipat mo yung na? Yung bangus. Yung bangus ma'am. Oo. Yung bangus, ganun ang ginagawa ko na dito ma'am. Starter. Tapos magkakuan na rin ako ng starter, tapos i-grower ko na, yun na grower na ang pinakakuan ko ma'am. Marami na primas, tapos yung isa pa kasama yung Baname doon. Primas saka free starter, magkasama yung Baname saka bangus, tama? Yung kwan iba, nasa similyahan yung kwan eh, pag yung bangus ma'am. May similyan, may pan din ako na maliit ma'am para sa similyan ng bangus. So, yun pong fry mas saka yung free starter para lang yun sa Baname. Tapos similya ma'am, bangus para sa bangus yun ma'am. Sa similya, bangus. Tapos yun sa bangus yun ma'am. Yung sa Baname, Baname po. Kunin yung ma'am, free starter na ma'am. Free starter na. Yes ma'am. So, pagka nag-free starter na po, yun na yung pagsasamahin mo yung bangus saka yung Baname. Tama? Hindi ma'am, yung Baname, may net yun ma'am. Nilalagay ko muna sa net. Okay. Doon ako magpapakain ng free starter sa net na yun. Naka-net, yung mosquito net ma'am. Opo, yes po. Doon ako nagpapakain ng Baname. Walang makakapasok na ibang isda doon, Baname lang yun ma'am. Walang bangus doon. Opo. Pero nandoon din sa pan na yun, yung net na yun ma'am. Doon din. Ang nasa isip ko, magka-mix talaga sila kasi ito walang nakaharang. Isang pan lang pala ito, tapos may net sa gitna. Yes ma'am, tapos pagka within a week na ma'am, 2 weeks na ma'am, tanggalin ko yung net, doon na sila magsama yung bangus at saka Baname. Anong yung net ba? No? Parang yung kulambo na, yes, na sir. Ginagamit doon sa bahay, di ba? Yes sir, yun. So parang sa third na pakain, doon na sila magkasama hanggang doon sa grower. Sila magkasama, finisher. Yes ma'am. Yes. Okay, na-confuse po ako ng konti doon. Na-expect ko magkasama na sila. Hiwalay ko pala ang inyong hanggang fingerling sa bangus bago nyo isama doon sa Baname. So yung proseso mo na yan, ano tawag dito? Sa'yo ba yan nagsimula? Kasi parang yung nadidinig ko is yung talagang magkasama sila na as in magkasama na simula umpisa. Sa'yo, nilagyan mo ng net eh. Yes ma'am. Yun ang kwan ko ma'am. Yun ang kinagawa ko. Style mo. Kasi kwan ma'am, pag magsasama yan na parang na nararanasan ko, marami ang mortality. Okay. Kasi nagpapakain ka, pagka yung maliliit, andun sila sa malayo. Magpakain ka dito, baka ganun. Pero nauuna yung bangus. Mm-mm. Maliliit kasi yung Baname. Opo. Kaya nilalagay ko muna sa iisa silang sanit muna. Hindi magkasama yung bangus sa Baname. Okay.
yun, naintindihan ko na kasi, no? Kanina pa ako nako-confuse. Buti na lang, natanong natin yung pakain. So, yun po. So, sa inyo, ay mayroon pa muna preparation bago nyo sila pinagsama. Kaya sa inyo, konti na lang yung mortality. Parang magandang idea ngayon kasi. Sa isang pan, may hiwalay lang na net na magdi-divide sa kanila, mamanage mo yung pagkain, saka yung paglaki ng bango, saka yung banami. And then, pagka-time na pwede na sila pagsamahin, eh yun na po yung isang pakain na lang. Yun na yung pang third. Ang tawag doon ay grower hanggang finisher. Yes, ma'am. Magandang practice yan. Sana ma-apply po ng ating mga kasamahan din yan. Sir, sa inyo, paano naman, babalik ako dun sa harvest, ha? Paano naman po ang inyong ginagawa para, siyempre, yung pag-storage po. Hindi na po ba natin ni-store pagka po nahuli na natin lahat? Direktang ba, bentahan na po ba? Direkta na po, ma'am. Diretso na sa tagupan na, ma'am. Lalagay namin sa cooler, tapos may yellow, saka na sa market na, ma'am. Opo, direct ang biyahe na. Direct ang biyahe na, ma'am. Yes, ma'am. Dapat mahatoy ato yan eh. Mga alas 3 ng umaga, alas 4 man. Yes, sir. Yes, sir. Yun ang maganda. Yung oras na yun, sir. Kasi yung mga nasa market, alam ko mga alas 5 hanggang alas 7 nang pupunta sa market. Doon na sa tindahan o, sir? Oo. Doon sa mga tindahan, talagang ganun. Maaga ang pagbili doon sa market. Sir, kailan ka nag-start na mag-polyculture sa 15 years mo? 8 years, ganun, sa Banami. Sa 15 years. Kasi mula bata yung mga anak ko, bangus at saka sugpo. Tapos, one na. Medyo iba ang kita sa Banami at saka sugpo. Malaki ang mortality ng sugpo sa amin. Sa alat ng tubig. Paano po natin na-maintain yung alat ng tubig? Ma'am, sa konyo, ma'am. Sa patubig. Yung bumba. Pag maalat na kasi, ma'am, binabawasan, tapos patutubigan. Yung makina, pinapaandaran namin ng makina para buwan ng tubig, mapapasukan ng tubig. Manong ilan ang pH more or less ang ano, itong Banami tsaka itong bongs? 7.5. Ah, 7.5. Yung salinity? 18 to 22 yung, sir. Ah, dapat sa 18 to 22. So, yun ang range, no? So, kung March, baka mataas masyado. Mataas masyado. Wala tayong yung pump sa hindi maalat na tubig, hindi tayong makapump ng tubig sa parte ng March. Mahirap? Hirap. Puro sa, doon lang kami kumukuha sa ilog, sir. Sa ilog, oo. Kundi sana, pag March, siyempre, siguro magandang presyo. Maganda. Saka maraming mabubuhay, kaya lang pagka malaki na, sir, doon sa lot yung kwan, salinity tataas. Kailangan umaga, maaga makapasyal ka na para mapawasan ng tubig. Tapos pag malaki lang, high tide, paandar ng makina. Yun lang ang ginagawa namin dito, sir. Tapos pakain. Kasi pagka mataas din ang salinity ng tubig, sir, hindi rin maganda ang kain nila eh. Medyo matumal din ang pagkain nila. Ayan, sir. Ayan, bago tayo magtapos, ang tanong ko, ano po yung mga dapat tandaan ng ating mga kababayan kung gusto po nilang magsimula po ng kanilang polyculture at maging successful po dito sa larangan na ito? Yung malinis yung palaisdaan, tapos maglagay sila na yung net na ginagawa ko. Pagkain, kailangan yung pagkain nila, parang tao yan na oras ng pagkain nila, makakainin. Tapos, ganun lang, patubig, pag maalat na, makapuan na yung patubig, andaran, yun lang ang ginagawa ko, kaya papasukan ng tubig. Ganun lang ang kuan namin, ma'am. Pag malaki rin ang banami, maganda rin ang kita. Yun yung mga dapat tandaan. Huwag kakalimutang magpakain. Oh, yes, ma'am. Opo. Sir, sa inyong polyculture ba, panalo ba tayo? Yes, ma'am. Panalo. Maganda kasi
yung follicle, yung kwan, bangos, mag, pag, kumit, pag hinarpis mo, kikita ka. Sa banami, mas kikita ka. Kaya, yun palagi ang nilalagay namin sa palaisda namin dito. Ayan, sir. Ano po naman ang encouragement nyo para sa mga gusto naman magsimula ng polyculture? Kung gusto nilang gagayahin po kami, ma'am, mag-alaga rin sila ng banamit sa kabangos para maganda rin ang kita nila. Tulad din namin na maganda. Ngayon lang po, ma'am. Okay po. Sir, thank you po sa inyong pagsama sa amin. At ako, hanggang ngayon, pinaprocess ko pa yung mga katotohanan ko kay Sir Gaseto. Kaya sigurado ako sa ating mga kababayan, eh maganda pong idea ito, polyculture, no? Sabi nga ni Sir kanina, kung hindi ka tumama sa bangus, eh meron kang pagkukuhaan ng iba pang source, yun naman yung banami, eh halos pareho lang din naman pala ang pag-aalaga. Kaya maganda po ito para sa ating mga kababayan pag natutunan po natin ang polyculture at na-adapt po natin yung tamang sistema. Kaya, so we hope po na marami din po kayo natutunan katulad po namin. Hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Okay.